Ang pamumuo ng mga kalawang sa barko ay normal lamang po sa pagdaan ng panahon dahil nga po ang barko ay exposed sa tubig dagat. Dito na po pumapasok ang tinatawag nating vessel maintenance. Hey guys, it's me Ivan, your Morenong Marino. And for today's video, tatanungin natin yung mga schoolmates ko ano ang pinakamahirap na swimming style para sa kanila. Let's go! Roby, hardest swimming style for you? Breaststroke siguro kasi mahirap huminga. Chadrell, hardest swimming style for you? Butterfly poster dahil nahirapan ako mag-recover. Oo nga naman, mahirap talaga mag-recover lalo na kapag nasaktan ka ng todo. Pero di ko kaya. Tama ka na yun mo yan. Bon, ano pinakamahirap sa'yo for you? Ang breaststroke kasi masakit sa binti. Sana all nasasaktan. Mark, hardest swimming style para sa'yo? Butterfly. Bakit? Nakakapagod. Magmahal. Ang swimming ay isang napakahalagang asignatura sa maritime profession. Ito ay maaaring makapagpataas ng survival rate ng isang manlalayag. Kapag hindi ka marunong lumangoy, matututunan mo ito kapag papasok ka sa isang maritime institution. Ivan, anong rank ko yung shoulderboard mo? Good question! Hey guys, it's me Ivan, your Morenong Marino, and this is Marine Knows. Yaman din lamang at natanong nyo, alam nyo ba na maaari nyong malaman ang rangko o posisyon ng isang seaman o deck officer sa barko base sa suot nitong shoulder board? Kung papaano, pag-usapan natin yan. Umpisahan natin sa suot ko. One horizontal o pahigang yellow stripe ay nangangahulugang deck cadet. Ang deck cadet ay isang trainee navigational deck officer o nautical apprentice na naglalayong matutunan ang pangunahing tungkulin ng mga deck officers pati na rin ang mga ratings o mga trabaho pang gobyerta. Third officer, karaniwang in charge sa maintenance ng life-saving at firefighting equipment, in charge ng navigation at pati na rin ang ship's documentation. Second officer, navigational at medical officer ng barko, in charge sa passage planning at maintenance at testing ng mga navigational equipment sa barko. Chief officer o chief mate, in charge sa maintenance ng barko pati na rin sa cargo operation. Safety and security officer, in charge sa navigational watch at senior officer. Panghuli, captain o master ng barko. Ang overall in command ng barko, owner's representative at senior officer. Hope you learned something. Kuya, ano pong ginagawa kapag kinakalawang ang barko? Good question! Hey guys, it's me Ivan, your Morenong Marino, and this is Marine News. Ang pamumuo ng mga kalawang sa barko ay normal lamang po sa pagdaan ng panahon dahil nga po ang barko ay exposed sa tubig dagat. Dito na po pumapasok ang tinatawag nating vessel maintenance. At kabilang dito, ang pangangatok ng kalawang at pamimintura. Ngunit sa barko, paano nga ba karaniwang ginagawa ito? Magsimula ng pangangatok ng kalawang katulad ng nakikita niyong ginagawa ko sa video. Gumagamit ako dito ng tinatawag na jet chisel. Isang equipment na ginagamit sa pangangatok ng kalawang at mga namuong residue. Pagkatapos po nito ay hindi pa po ito pipinturahan. Gagamit pa po tayo dito ng tinatawag na cup brush upang mas mapakinis pa po ang surface pagkatapos katukan. Pagkatapos pakinisin ay eerehan o pahanginan para maitaboy yung mga alikabok o residue na natanggal. Kailangan munang hugasan ng fresh water ang surface kasi po hindi po magandang pinturahan ang bahagi na maasin kasi po madali pong matuklap ang pintura kapag inilagay na. Pagkatapos nito, pipinturahan po muna ito ang tinatawag nating base primer. Papatuyuin ang base primer. Pagkatapos ng base primer, meron pa po tayong second coating. Siyempre, para pulido, saka sigurado talaga na hindi madaling babalik yung kalawang. Pero eventually, babalik naman yan. Katulad mo, ganun kakarupok sa ex mo, babalik at babalikan mo. Pagkatapos ng second coating, papatuyuin, pwede na itong pinturahan ng aktwal na kulay ng surface. Pero sa pagkakataon na ang barko ay sobrang luma na kinakailangan na talaga ng matinding maintenance at mga bahagi na hindi na naaabot ng tao, dito na po pumapasok ang tinatawag nating dry docking. Hope you learned something! Kuya, bakit Dead Sea ang tawag sa Dead Sea? Marami bang patay dyan? Patay na patay sa'yo? Hindi ako kinilig, pero... Good question! Hey guys, it's me Ivan, your Morenong Marino, and this is Marine News. Ang Dead Sea ay isang lawa na matatagpuan sa pagitan ng Israel at Jordan. Isa ito sa pinakamaalat na anyong tubig sa buong mundo dahil ito ay halos 10 beses na mas maalat kesa sa ordinaryong tubig dagat. Dead Sea ang tawag sa Dead Sea sa kadahilan ng salubhang mataas na level ng salinity o pagkamaasin nito, pinipigilan itong mabuhay o manirahan ang anumang uri ng mga macroscopic aquatic organisms, tulad na lamang ng mga isda at halamang dagat. Bagamat meron namang maliliit na bilang ng bacteria at microbial fungi na nabubuhay rito, ngunit napakalimitado lamang. Isa sa mga posibleng dahilan ng lubhang pagkamaasin nito ay dahil ito ay isang landlocked na anyong tubig, wala itong paraan upang makalabas sa lawa at napipilitang mag-evaporate. Hope you learned something!
Meron po bang sea woman? Isa ito sa mga palaisipan at karaniwang tanong na natatanggap ko. Kaya naman, i-flex ko. Hindi pala akin yon. Good question! Hey guys, it's me, Ivan, your Morenong Marino, and this is Marine Knows. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang pagbabarko ay tinuturi bilang male-dominated profession. Ibig sabihin, malaking bahagi naman ng trabaho dito ay mga lalaki. Ngunit, meron din pong mga babae at maaari nyo silang makasama at makatrabaho sa hinaharap kapag kayo ay magbabarko. Ngunit alam nyo ba na ang kabuuang porsyento ng mga babaeng nagtatrabaho sa industriya ng pagbabarko ay nasa 2% lamang? Ito ay ayon sa bilang na inilabas ng International Maritime Organization. Ito ay tumbas na humigit kumulang 24,000 na mga kababaihan mula sa pandaigdigang bilang ng mga manggagawa na 1.5 million. At proud akong sabihin na kabilang dito ang ilan sa mga seniors ko katulad na lamang nila Ma'am Eslabra at Ma'am Damasco na kasalukuyang patuloy na namamayagpag sa larangan ng pagbabarko. Kung iisipin, tunay ngang maliit lamang ang porsyentong sinasakop ng mga kababaihan sa pagbabarko. Ngunit, sa pagdaan ng panahon, patuloy ring nagiging bukas ang pagtanggap sa mga kababaihan sa larangan ng pagbabarko. Ito'y nangangahulugan na hindi hadlang kung anong kasarian ang meron ka kahit babae ka pa. Sa kahit anumang trabaho o pagbabarko, wala na po dapat lugar ang diskriminasyon. Importante ay alam mo sa sarili mo na ginagawa mo ng maayos ang trabaho mo at ibinibigay mo ang lahat ng makakaya mo. Hope you learned something!